This is my beautiful family. My wife, Moriel, paborito kong asawa. Dalawa kong anak, si Zion, panganay, si Zaire, yung bunso. And last week, after giving the talk here at the feast, our usual routine, nakwento ko naman sa inyo. So, kumain lang kami sa labas, tapos nag-siesta lang kami. Sa gabi, magre-reunion kami, magbuong family sa Lim side. Doon kami kasama ng mga kapatid ko at mga apo-apo. So, natulog muna kami. Pagkagising ko, ito na. Nagulat ako, si Moriel, lumabas sa banyo, umiiyak. Tapos sabi niya, "Love, tingnan mo to." At pinakita niya sa akin ito. Yan po talaga epekto ng pandemic pag wala kang mapaglibangan. Hirap eh, sobrang stress. Ang dami kong trabaho, daming ministry. Wala eh, yan lang ang pastime namin. Eh, ganun na nga. Grabe ang saya nyo. Ha? Ang saya naman talaga pagka mayroong baby. Naalala ko nung ang tagal namin hinintay, kinasal kami 2014. After 3 years, wala pa rin kaming anak. Kaya nung unang namin nakita yung pregnancy test kit, nabuntis si Moriel kay Zion, grabe yung saya namin. And then after 3 years, Zaire came in. Nung nakita namin pregnancy test, yes, sa wakas, grabe, meron na kasunod si Zion. Ayos na, nakakatuwa. Pero alam nyo, gusto ko maging honest sa inyo. Alam nyo, nung nakita ko yung pregnancy test kit, ang una kong reaksyon, hindi joy. At lalo na yung misis ko. Kasi nung pagkasabi sa akin, "Love, tingnan mo to." Kilala mo yung asawa mo eh, di ba? Alam mo kung tears of joy or tears of worry and fear. Yung mukha niya talaga, yung parang it's as if saying, "Ito na naman tayo." Kami last year nung lumabas si Zaire, "Oh, praise God, may dalawa na yung anak natin. Okay na tayo. Sige, relax na lang tayo. Ipon-ipon na lang. Travel around the world. Ganyan, enjoy our lives. Ganyan. Tapos, okay, papayat na tayo. Ganyan, papayat kaming dalawa. Yun, pumayat siya talaga. Pumayat din ako. Dahil sumeksi siya, nabuo tuloy yung pangatlo." Pero alam nyo, nung nakikita ko yung mukha talaga ng asawa, alam ko, grabe to eh. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Hindi ko rin magawang sabihin, "Yay!" Kasi baka batuhin ako. Di ba? Kagagawa mo to eh. Ganon. Pero hindi ko rin magawang malungkot with her. Because a part of me was feeling guilty na, "Teka lang, hindi ko dapat nararamdaman. Blessing to eh. Baby to eh. Dapat to, natutuwa ako." So hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos sabi pa nung asawa ko sa akin, "Love, bumili ka ulit ng pregnancy test kit. Punta ka sa Watson's doon. Dali, bumili ka." Ako, "Teka lang, ba't ako bibili? Gastos na naman yan. Magkakababy nga tayo eh." So talaga ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Pero alam nyo, ang ginawa ko, lumapit ako sa kanya, tapos niyakap ko siya ng mahigpit. At sabi ko sa kanya, "Huwag ka mag-alala. Pananagutan ko naman eh." Tama, di ba? Pero alam nyo, hindi ko rin talaga alam yung mararamdaman ko. We were so afraid and worried kasi gastos na naman, hirap na naman. But you know what changed our mood and disposition? Yung anak ko, si Zion, nagtatanong, "Mami, mami, bakit ka umiiyak?" Umiiyak na nga kami, tapos nag-aalala na kami, "Mami, mami, bakit ka umiiyak?" So hindi namin lang paano i-explain sa kanya ito na finally, sinabi namin, "Kasi magiging kuya ka na ulit. Magkakaroon ko ulit ng isa pang kapatid." Tapos sabi niya, "Yay, yay!" Tapos yung malit bigla naki, "Yay, yay!" Kahit hindi niya alam. Hindi niya naiintindihan. And then binigay namin sa kanya, "O sige, picture kayo, ganyan na." Tapos ito yung smile nila. Look at the joy in their faces, beaming with happiness. At nung nakita namin yung mukha ng dalawang bata, alam nyo, nahimasmasan kami mag-asawa. And then we realized, hey, blessing ito ah. Hindi natin hiningi, pero binigay pa rin. And the joy in their faces reminded us that all the pain, all the sacrifices, all the sleepless nights are all worth it. What a beautiful sight.
And what gave us hope is this. What eased our fears is this. Because we know that that joy that you see in those faces, it will soon be tripled. Tatlong bata na yan later on. Ang problema, ito, we were eaten up by fear, by worry. Why? Because we are just looking at the cross, kung gaano kabigat ito. Ito lang nakikita namin, ang bigat, ang hirap, yung obligasyon, yung pain, yung struggle. And that's our problem. We are too focused on the cross that we forgot the promise, the blessing, that the Easter is coming. What's my point, my dear brothers and sisters? I don't know about you. Maybe you have crosses in your life right now. But let me tell you this. You might miss your Easter if you refuse to embrace your cross. You might miss the blessing of your marriage because all you see is your spouse's faults and weaknesses. Nakakainis ka naman. Ang tamad-tamad mo. Ah, kasi puro ganito lang ang ginagawa mo. Andyan yung biyaya. Hindi mo makita kasi nakikita mo yung pain, yung krus. In your jobs, in your careers, in your businesses, you might miss the blessing of your job. Why? Because all you see is the tons of responsibilities and workload at overtime na tiway naman. Diba? And you might miss the healing of your soul, the purification of your spirit, the blessing in your suffering, because all you are focusing on is the pain, the hardship, and everything that is not going according to what you want. Brothers and sisters, look at me, look at me. Open your eyes. I want you to look ahead. I know it's Good Friday right now in your life, but let it be known to you that Easter is coming. No. Let me correct that. It's not that Easter is coming. Easter is here. Easter is happening now. Easter is happening now, but you might miss it if you refuse to embrace your cross. What is the cross God is asking you to carry? Huwag mong takasan. Huwag mong tiisin. Yakapin mo lang ng buong puso and see how God will see you through. I want you to look at Jesus on the cross, in the agony in the garden. He had the choice. He could have escaped, but he chose to embrace the cross. And he chose to be faithful to the Father until the end. Why? Because he loves us. Jesus chose to embrace the cross and be faithful in the end because he loves us. Pero tingnan niyo ito. Look at what the Father did. God rewarded His faithfulness. God raised His Son, Jesus, on the third day. Brothers and sisters, your cross may be daunting and overwhelming right now, but the message of Easter tells us this, that your cross willingly embraced will not be put to waste. All your labor, all your sacrifices, all the love that you have put in will not be put in vain, kasi sa Diyos walang pag-ibig na nasasayang. Easter happens when you start embracing your cross.